Hello mga ka-bakes! For today's vlog ay tuturo ko sa inyo kung paano kayo makakagawa ng number 2 cake without using cake molder. Kasi kami, hindi kami gumagamit ng cake molder para sa aming mga number cake. Usually, nagmamanual cut lang talaga kami. So, eto na nga guys, para makagawa tayo ng number 2 cake without using any cake molder. So, nag-bake lang ako dito ng dalawang cake gamit yung magkaibang pan. I'm using round pan and rectangle pan. Ang size niya parehas ay 7 by 3 inches. And then, gumamit ako dito ng round cutter para mag-cut tayo sa gitna ng ating round cake para magkaroon siya ng butas. So, ididin mo lang siya or i-press mo lang siya hanggang dun sa pinakababa ng ating cake. And then, patatagusin mo lang siya hanggang dun sa dulo para magkaroon siya ng butas. So, ayan, dito nga medyo nahihirapan ako na tanggalin or alisin yung ating cutter. Kasi medyo makapal yung ating cake. So, ang ginagawa ko dyan is tinutula ko na lang siya pabalik para makuha ko yung ating cutter. And then, para talagang malinis yung pagkakakat ng ating circle or nung round sa gitna, ibabalik ko lang dyan yung cutter para ikat talaga siya or para talagang malinis yung pagkakakat niya. So, ganun lang. Parang ano lang, same process lang. Itutula ko lang ulit siya pabalik para makuha ko yung ating cutter para hindi masira yung cake. Advice ko nga lang pala, kapag gagawa kayo ng mga ganitong number cake or kahit anong cake, mas maganda talaga na yung cake nyo is na-chill na or napalamig nyo na bago nyo siya ikat or bago kayo mag-start mag-icing or mag-design para mas firm siya. Kumbaga, mas medyo matigas na siya at madali na siyang i-handle. Kasi kapag ganito mga bagong luto pa yung cake nyo, medyo mahirap kasi malambot pa siya eh. So, after natin mag-cut ng bilog doon sa gitna, magka-cut naman tayo dito sa left side. Ayan, pantay lang. So, straight cut lang and then dito sa baba naman, yan, papantayin mo, hanapin mo lang yung pinaka-sentro niya and then ika-cut mo lang din siya ng straight. Ayan, ganyan lang siya. So, make sure lang na tuwid or nasa sentro yung iyong pagkakat. And then, after that, kukunin mo tong kinat mo na to, then ilalagay mo lang siya ng ganyan. O, diba? Instant, meron ka ng number 2. Then, kunin mo lang yung iyong rectangle cake, tapos lagay mo siya dyan sa baba. Diba? May number 2 ka na. But since medyo mas makapal itong ating rectangle cake, kailangan natin siyang bawasan. Kailangan natin ipantay yung taba niya or yung width niya dun sa taas na cake para naman siya ay maging proportion. Kasi pangit naman na mas mataba yung baba. Hindi na siya magandang tingnan. So, ayan. Ganyan lang po kami gumawa ng aming number 2 cake without using any cake molder. I hope na may natutunan kayo guys. And thank you for watching. See you on my next vlog. Bye!